Na nagpapasalamat kami, Lord, sa oras nito, Panginoon, na nagkakaisa, Panginoon, sa pananalangin. At salamat, O Diyos, na marami-marami, Lord, dahil ngayon pa lang, Panginoon, ay pinababa mo na, Panginoon, yung banal mo, Panginoon, na presensya, Ama, sa buong lugar na to. Kaya salamat, O Diyos, na marami-marami, dahil ikaw din, Panginoon, yung magre-ready ng puso at mga isip namin, Panginoon, Ama, sa paikinig at pag-aaral, Ama, ng iyong salita. Kaya salamat, O Diyos, na marami-marami, dahil ikaw yung makikita, Panginoon, sa buong araw na to, Panginoon, sa mga buhay namin. Kaya salamat, Ama, na marami-marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, blessed morning po sa bawat isa. Ayun lang, kanina lang, medyo napapansin ko na. Sabi ko, ang bilis naman nung araw. Parang ano, magpapasko na. Parang ano na ngayon, 22. Tama, diba? Parang sabi ko, Lord, ilang araw na lang pala magpapasko na. At ayun nga, ito nga, parang ano, simula nung ano, naging Christian ako. Parang doon ko na-realize na parang ano, yung pasaya ng pasaya din talaga yung Pasko. At doon nga, bigla akong napapaisip na bakit kaya masaya yung Pasko ng mga Kristiyano? Kasi ang kadalasan lang tanong ng mga Kristiyano, bakit may Pasko? Pero ang totoo, napapatanong ba kayo, bakit kaya masaya yung Pasko? Di ba, minsan napapaisip ba kayo, ano ba yung dahilan? Bakit gano'n nagiging kasaya yung Pasko, di ba, ng mga tao? Kasi nga, di ba, doon yung mapapansin na doon sa ano, sa word na Merry Christmas, kung masaya yun, bakit ano kaya hindi na lang happy yung inilagay? Bakit kaya Merry yung ginamit? At yung tinignan ko nga yung ano, yung word na Merry, sinerge ko siya sa ano, sa Miriam. Anong ibig sabihin niya? Yung ibig sabihin daw pala ng Merry, ito yung ano, sobrang ano ka, sobrang tuwan-tuwa ka, sobrang sayang-saya ka, yung tipong napapatalon ka. Kasi nga, bakit masaya yung Pasko? Kasi nga, itong Pasko, meron talaga daw na natanggap na regalo yung bawat isa. Kaya nga, nung mga nakaraan iniisip ko, sabi ko, Lord, thank you, no? Kasi yung may mga pagkakataon na yung iba nalulungkot kapag wala natatanggap na regalo. Yung iba, hindi nila mapil yung Pasko kapag wala silang natatanggap na aginaldo. Pero ayun nga, kagaya na itong nung title ko ngayon, ayun, palabas nga po. Ayan, yung gift of his birth. Kasi alam nyo, nung pinanganak na si Jesus, automatic lahat tayo dito nakatanggap na kaagad ng regalo. Kaya nga yung isang Kristiyano, hindi niya pwedeng sabihin na yung Pasko niya malungkot. Hindi pwedeng sabihin ng isang Kristiyano na ngayong Pasko, wala akong natanggap. Kasi alam nyo, nung pinanganak si Jesus, di ba, automatic, meron na kaagad kayong the best na, na regalo. Kumbaga, pwede nyong sabihin na best gift ever yon. At kung lahat nga tayo, bubuksan natin yung regalo na yun. Kung lahat tayo tatanggapin yung regalo na yun, never na kayong magsiselebrate ng Pasko na malungkot. Alam nyo kung bakit? Ano sabi? Ito kasi yung, yung verse natin dito sa Isaiah 9:1-7. Hinihingal kaagad ako, kung umpisa ko pa lang. Ayan, sabi dito, nevertheless, the time of darkness and despair will not go on forever. The land of Zebulun and Naphtali will be humbled, but there will be a time in the future when Galilee of the Gentiles, which lies along the road that runs between the Jordan and the sea, will be filled with glory. The people who walk in darkness will see a light, will see a great light for those. Pabalik lang po muna, wait lang. For those who live in the land of deep darkness, a light will shine. Ayan, panex po. You will enlarge the nation of Israel and its people will rejoice. They will rejoice before you as people rejoice at the harvest and like warriors dividing the plunders, for you will break the yoke of their slavery and lift their heavy burden from their shoulders. You will break the oppressor's rod just as you did when you destroyed the army of Midian. The boots of the warrior and the uniforms bloodstained by war will be fuel for the fire. Meron pa po ba? And sabi dito, for a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity. The passionate commitment of the Lords of Heaven armies will make this
happen. Ayan nga, nung binabasa ko to, bakit nga kaya masaya yung Pasko? Nung nabasa ko tong ano, yung sa ano, sa verse 1, doon ako naliwanagan na bakit kaya naging gift yung birth ni Jesus sa mga tao. Kapag binasa nyo yung book ng Isaiah, ayan yung pinaka-prophecy ng hope, ng ano, the hope of the Messiah. Ayan yung sinasabi sa tao na magkakaroon na ng pag-asa. Kasi kung mapapansin nyo dati, di ba, yung mga Gentiles, ano yan eh, kumbaga wala silang karapatan maligtas. Kumbaga kapag dumating si Jesus, wala silang ano, alam mo, wala kang karapatan maibahagi. Di ba? Kumbaga, ang tawag sa mga Gentiles dati, unclean. Ang tawag sa mga Gentiles dati, di ba, hindi tuli, o sa madaling salita, supot. At alam nyo, kapag sinasabing supot dati, hindi siya nakakatawa pakinggan. Di ba ngayon, pag sinabi sa atin supot, parang nakakatawa lang pakinggan. Pero alam nyo ba dati, kapag supot ka, kapag tinatawag ka na gano'n, parang ano yun, medyo masakit. Kasi wala kang karapatan baligtas, hindi ka pwedeng lumapit kay Jesus, hindi ka pwedeng pumasok, di ba, sa kabanalan ng Diyos. Parang gano'n. Pero nga, nung ipinanganak si Jesus, di ba, nung pinrapisay na mayroon darating, di ba, anong tawag sa kanya? Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Priests. Anong sabi doon, 'di ba? Yung mga sumunod na verse, 'di ba? Parang doon nabigyan ng ano ng importansya yung mga tao, sabi doon, yung mga tao na lumalakad sa dilim, magkakaroon ng liwanag, 'di ba? Yung lahat ng mga nahihirapan, aalisin yung mga paghihirap nila at yung mga ano yung mga uniforme na mga sundalo, susunugin lahat yung kasi mawawala na lahat nung war. At ayun, kung mapapansin niyo, parang Lord, grabe, ayun din pala parang naging regalo, 'di ba, ng mga tao. At alam niyo, minsan nga, napapaisip ko na, Lord, kaya pala ganun magdiriwang yung mga tao. Alam nyo, napapansin nyo, bakit ano, yung lahat ng tao sa buong mundo, ganun nila sineselebrate yung Pasko. Kasi nga, ganun kagrabe yung, ano, yung naging gift nung birth ni Jesus. At alam nyo, dapat nga isa sa mga ano, dapat isa sa mga natutuwa talaga kapag Christmas tayo na mga Pilipino. Kasi alam nyo yung sinasabi na Gentiles, tayo yon. Tayo yung mga non-Jewish, ano, di ba? Tayo yung mga non-Jewish people. Kaya nga minsan yung iba, bakit kaya ganun? Hindi nila siguro na-appreciate na, oo nga no, nung nabuhay si Jesus, pwede na kami makibahagi doon sa ano, sa salvation na ibinibigay niya. Kapag dumating na si Jesus, pwede na kami makibahagi doon, di ba? Sa kabanalan ng Diyos. At pinaka-the best nga doon, yung alam nyo, yung makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kasi nga dati, kapag Gentiles ka, wala ka talagang karapatan. Kaya nga doon ko na-realize na, oo nga no, Lord, talagang ano, kapag na-realize mo yung mga ganung bagay, magiging masaya talaga yung Pasko mo na marirealize mo na okay, ayun talaga yung regalo, di ba, ng Pasko na hindi lang basta na ipinanganak si Jesus. Kasi minsan, lagi lang doon natatapos na okay, pinanganak si Jesus para iligtas yung mga tao. Pero yung pagkakapanganak ni Jesus, di ba, lagi yung ano, may sobrang laking purpose nun sa buhay ng mga tao. Kaya nga sabi dito, kaya kung may nagsasayang ngayong Pasko, dapat mga Gentiles ang nauuna at tayo yun. Sabi dito, nung pinanganak si Jesus, di ba, napapansin nyo, wala ng division, wala ng separation. Kasi nga dati, hindi kayo pwede sumama sa amin, hindi naman kayo Jewish eh, hindi naman kayo ano, hindi naman namin kayo kalahi, hindi kayo pwede sa amin sumama kahit kumain, bawal. Di ba naalala nyo, nung si Peter, naalala nyo nung, pagkakaalala ko, nung nagka-vision si Peter, naalala nyo, di ba pumunta siya sa ano, kay Cornelius, di ba? Tama ba? Cornelius. Oh. Di ba pumunta siya doon? Tapos pagbalik niya, yung sabi ng mga kasama niya, bakit ka sumama doon sa mga hindi naman ano, Jewish people? Bakit ka sumama kumain? Bakit ka sumama sa kanila sa isang lamesa? Di ba kumbaga pinapagalitan siya? Kasi nga, ganun dati, bawal silang magsama. Pero nga, nung nagkaroon ng vision si Peter, di ba? Yung vision ni Peter doon sa isang malaking tela, di ba? Ano yung nakita niya? Na lahat ng hayop doon, di ba? Yung unclean and clean, di ba? Yung kusher or non-kusher, di ba? Nandun. At ang sabi sa kanya, nang tinig na mula sa langit, di ba? Magkatay ka at kumain. Pero anong sabi ni Peter? Sabi niya, Panginoon, hindi po ako kumakain ng mga unclean na hayop. Hindi po ako kumakain, di ba? Ng mga ganito. Di ba? Pero anong sabi doon? Di ba? Huwag mong tawagin na unclean ang nilinis na ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Sinasabi ni Jesus sa atin na lahat kayo, di ba, wala nang ano, wala nang division, wala nang separation, lahat kayo pwede na maligtas sa pamamagitan ko sa pagdating ni Jesus dito sa mundo. Alam ko sa pagkakaalala ko sa ano yun, sa Acts 10, ayun, meron pala dyan. Sabi dito, Peter said, now I know for the certain that God doesn't show favoritism with people but treats everyone on the same basis. Sabi dito, it makes no difference what race of people once belongs to. If they show deep reverence for God and are committed to doing what's right, they are acceptable before Him. Anong sabi doon, di ba?
Even si Peter, di ba, ni-reveal sa kanya ng Panginoon na wala nang ano, wala nang pagkakaiba yung mga Jewish people and non-Jewish people. Kasi nga, yung dumating na Messiah, di ba, para sa lahat siya. Hindi lang siya para sa mga babae, hindi lang siya para sa mga lalaki, hindi lang siya para sa mga mayayaman, hindi lang siya para sa mahihirap. Kaya nga napansin nyo, nung ipinanganak si Jesus, di ba, iba't ibang uri ng tao yung dumating. Una, yung mga shepherd, sunod, yung mga wise men. 'Di ba lahat, 'di ba? Ibig sabihin kasi noon, nung ipinanganak si Jesus, lahat tayo kaagad automatic binigyan na kaagad ng Diyos ng kaligtasan. Automatic lahat tayo tinawag ng Diyos sa kaligtasan. Kaya nga 'di ba napapansin niyo, meron tayong kanta na red, yellow, red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Kasi totoo yun, lahat na tayo, di ba? Precious na tayo sa mata ng Panginoon. Di ba? Kung tignan ka man ng tao na ganito or ganyan. Pero tandaan mo, dahil nga ipinanganak si Jesus, lagi na kaagad merong nakakakita ng kahalagahan mo. Kaya kung may mga pagkakataon na feeling mo, wala kang kwenta or wala kang ano, hindi ka importante, lagi mong tatandaan, nung ipinanganak si Jesus, di ba? Automatic meron na kaagad nakakakita sa'yo na ano. Alam mo yun, sobrang-sobrang importante mo. Kaya nga ngayong Pasko, huwag niyong isipin na, okay lang, wala naman nakaka-appreciate sa akin eh. Meron daw kasi kanina dito, sabi, natutulog, nagsasalita. Okay lang, wala naman nakakaintindi sa akin. Natutulog, nagsasalita daw. Magsasabi ko, ha? Sabi ko nga, kung hindi, hindi ganun. Kasi si Jesus, nung ipinanganak siya, di ba, nakita kanya kagad na sobrang mahalaga. Ewan ko kung sino yun, hindi ko na idadrop yung pangalan. Pero natutulog, natutulog kanina, biglang nagsasalita. Okay lang, di naman nila ako binibigyan ng ano, halaga eh. Parang sabi ko, pero hindi, di ba? Kasi nga, again, nung pinanganak si Jesus, di ba, lahat tayo, di ba, precious na kagad sa paningin niya. Kaya nga alam nyo, ang galing noon nung ano, yung naging vision ni Peter. Doon niya mapapansin yung ano, yung birth ni Jesus. Talagang ano, magiging comfort 'yon sa maraming tao. Kasi mapapansin niyo, 'di ba, nung ipinanganak si Jesus, ay doon sa ano, sa vision niya ni Peter. Ang sabi doon ng Diyos, "Huwag mong tawagin na marumi ang nilinis na ng Diyos." So ibig sabihin, lahat tayo dito tinawag na ng Diyos na malinis. At doon niya marirealize na ang buti ng Diyos kasi para maging malinis, ano na lang, alam mo, kailangan na lalapit na lang kay Jesus. Hindi na kailangan ng ritual, hindi na kailangan yung magka-type, magpatay pa tayo ng hayop dito. Diba, isipin nyo kung lahat yung ginagawa pa natin ngayon dito, baka daming patay na hayop dyan, may mga kalapate, kung ano-anong offering yun nandito. Pero ang buti nga ng Panginoon kasi sinabi niya na malinis na tayo. Isipin nyo ha, lahat ng yun, diba, nawala. Dahil lang sinabi ni Jesus, okay, malinis na kayong lahat. Nung ipinanganak si Kristo, automatic bayad lahat ng kasalanan ng mga tao. Parang doon ko na-realize, ang galing Lord, no? Nung ipinanganak ka pala, ayun yung parang alam mo, pwede naming masabi na talagang naging best na gift namin, di ba, na natanggap. Na yun yung pinaka the best na regalo na pwedeng matanggap ng isang tao. Kaya nga sabi dito, ganun yung joy na dala ng kapanganakan ni Kristo. Kaya nga sabi dito, Christmas ang pinaka sineselebrate. I mean, sa buong ano, sa buong mundo, Christmas daw yung pinaka sineselebrate ng lahat na tao. Kumbaga, kung may pinaka ano, merong pinaka sineselebrate na event sa buong mundo, alam nyo kung ano yun, yung Christmas, 'di ba? Kasi talagang ano yung tumatak na yun sa ano, sa maraming tao na ito yung kapanganakan ni Kristo. Ganto kasi umimpact yung kapanganakan ni Kristo. Ito kasi yung benefits ng kapanganakan ni Kristo. Kaya nga alam nyo, kahit yung hindi mga Kristiyano, kahit hindi nila alam yung ibig sabihin ng Pasko, nagsi-celebrate sila kasi alam nila na yung Pasko merong magandang nangyari. Alam nyo, si-share ko lang, marami sa mga ano, nagsi-celebrate ng Pasko, katulad ng mga Chinese, nagsi-celebrate lang sila ng Pasko, pero hindi nila alam kung ano yung Pasko. Totoo, nakakwentuhan ko yung ate ko, kasi nga, siyempre may bayaw akong Chinese, di ba? Nagsi-celebrate sila ng Pasko, pero hindi nila alam, bakit ano yun, lagi daw sila nagtataka. Ano ba yun yung mga design lagi sa mga ano, sa mga iba't ibang lugar na may baby, may ano, nagtataka sila, ano daw ba ibig sabihin? Kasi ang alam lang nila daw, kapag Pasko, okay, sama-sama lang kakain, yun lang ang alam nila. Pero nagsi-celebrate sila kasi nga alam daw nila na merong something na magandang nangyari. At doon ko nga na-realize, no, nga, no, alam nyo, kumbaga lahat talaga nagdiriwang sa kapanganakan ni Kristo. Kasi nga, sobrang naging the best yung event na yun, di ba? Sa lahat ng sang katauhan. At kung tayo nga, di ba, marirealize natin yun, di ba? Grabe, ganun pala sineselebrate. Kahit nga, iglesia ni Kristo, di ba? Kumari lang hindi sila nagsiselebrate ng Pasko. Pero natanggap sila ng Christmas bonus. Natanggap sila ng 13-month pay. Di ba, alam nyo, marami sa wala kaming Pasko. Pero grabe, sila si yung mga unang tumatanggap ng Christmas bonus. Kasi nga, alam nila na kapag
nung kapanganakan din ni Kristo, 'di ba? Ang dami ding ni-release ng Diyos na pagpapala. Kaya nga ngayon, alam nyo, bakit tuwing Pasko kaya ni-release yung ganun? Kasi nga tumatak na sa mga tao na okay, yung kapanganakan ni Kristo, 'di ba? Ito yung mga araw na meron talaga aming natanggap. Ito yung pagkakataon na merong naibigay para sa lahat ng tao. Kaya ngayon mga company ginagawa nila yun para ma-remind din yung bawat isa na okay, yung nabuhay si Jesus dito sa mundo, 'di ba? Ganun yung ano, ganun yung pagpapala na natanggap ng lahat. Kaya nga sabi dito, yung Pasko, hindi siya ano eh, hindi siya, pwede sabihin ng iba sa inyo, isang araw pa namin naririnig yan. Yung Pasko, ano, hindi lang talaga siya dapat nag-ano, umiikot sa regalo, di ba? Yung Pasko, hindi lang siya ano, nakasentro sa pagkain, di ba? Kundi kay Jesus. Lagi niyong tandaan na kapag Pasko, okay, eto kasi pala yung nangyari nung pinanganak si Jesus. Okay, eto pala yung natanggap namin nung nabuhay si Jesus. Di ba? Eto pala yung regalo ng kapanganakan ni Kristo, na dapat ganun na lagi yung tumatak sa atin, di ba? Na kapag magpapasko, okay, lagi ka ma-remind na, okay Lord, thank you. Di ba? Parang kung anong nakaraan, parang medyo naiiyak-iyak ako nun sa loob-loob ko. Sabi ko, Lord, thank you, kasi dati pag nag-celebrate naman ako ng Pasko, alam mo yun, hindi talaga masaya. Sa totoo lang, hindi parang, nung umidad ako ng ano, mga 15 pataas, sabi ko nung parang hindi ko na napipil yung Pasko. Kasi pag 15 pataas ka na, di ba, parang di na masaya, di naman na masaya na mamasko, hindi naman na masaya yung mga bagong laruan. Parang may mga ganong part sa akin. And ayun nga, hanggang sa natuto na ako ng iba't ibang pamamaraan ng pagsiselebrate ng Pasko, halos lahat na try ko na pero hindi naman masaya. Pero ayun nga, nung naging Kristiyano ako, na nalaman ko na okay Lord, kaya pala kami nagsiselebrate ng Pasko kasi eto, dun ko na-realize na okay, ang saya pala talaga ng Pasko. Kaya nga sabi dito, yung best gift ever daw natin dapat yung gift ay yung ano, yung birth ni Jesus. At alam nyo, bakit ko nasabi na best gift ever yung kapanganakan ni Jesus? Kasi nga, ano yun eh, full package yun. Kumbaga, minsan kasi pag nakatanggap tayo ng regalo, ay eto lang, ay lugi, 50 yung pinangregalo ko, halagang 20 lang to. Nung nakaraan nga, meron sa akin nag-abot ng regalo, sabi niya, kunin mo na to, sombrelo. Eh kasi natanggap niya, lumang-luma yung sombrelo. Medyo feeling ko, parang ang sama ng loob niya. Sabi ko, okay lang yan. Pero nga alam nyo, kapag feeling nyo na gano'n, lagi nyo tatanda na may nagbigay sa inyo ng ano, the best na regalo. Kumbaga yung full package na regalo. Kaya nga bakit ko tinitle yung gift of his birth? Kasi nga, yung kapanganakan ni Jesus, meron dala na full package na regalo. At gusto nyo ba malaman kung ano yung laman ng mga regalo na yon? Gusto nyo malaman? Okay, sige. Start na tayo. Ito, intro pa lang naman yun. Ayan. Number one, ayan, ayun laman ng regalo na yun, di ba? Sabi doon, Wonderful Counselor or Kahangahangang Tagapayo. Nilagay ko dyan yung Tagalog kasi feeling ko, parang, alam mo yun, parang ang sarap sa pakiramdam na malaman, Lord, ikaw pala yung kahangahanga naming tagapayo. Ikaw yung Wonderful Counselor namin. Isipin nyo yun ha, sa buong regalo, sa lahat ng regalo sa atin ni Jesus, nakapalub to yung pagiging Wonderful Counselor niya. Anong sabi sa Isaiah 9:2? The people who walk in darkness will see a great light. For those who live in a land of deep darkness, a light will shine. Anong sabi dyan? The people who walk in darkness will see a great light. Kasi alam nyo, dati, nung mga pagkakataon, di ba, na hindi pa nabubuhay si Kristo dito sa mundo, hindi lahat, ano, parang kayang lumakad sa liwanag. Hindi lahat kayang mabuhay sa kabanalan. Kasi tatandaan nyo, nung Old Testament, ang hirap mabuhay. Kasi wala namang ano nun eh, walang Jesus na pwedeng mag-guide kaagad sa atin. Unlike ngayon, di ba sa atin na by grace na tayo. Pero dati, ang hirap, kailangan maging banal ka muna sa harap ng Panginoon. Kailangan mag-offer ka ng ganito, kailangan gawin mo to. Ang daming tradition, ang daming law na kailangan sundin. Pero anong sabi dyan? Pero anong sabi daw, makakakita sila, di ba, ng great light. Isipin nyo, nung dumating si Jesus, nagkaroon ng great light para doon sa mga tao na lumalakad sa kadiliman. Kaya nga alam nyo, sabi dito, pan-expo, He is the Wonderful Counselor who can help us sort through the inner mess of our life and guide us into the truth and reality. Kasi nga, nung nabuhay si Jesus, alam mo, siya yung nag-guide sa mga tao na, okay, ako yung magdadala sa inyo sa liwanag, ako yung magdadala sa inyo sa katotohanan, ako yung magdadala sa inyo sa reality ng buhay. Kasi nga, yung mga tao nung dati, lagi silang puno ng takot, puno sila ng pangangamba, di ba, puno sila ng, alam mo yun, ng puro disappointment. Pero nga, nung dumating si Jesus, di ba, tinuruan niya yung mga tao na, okay, eto, di ba, ipaparanas ko sa inyo yung matinong buhay, yung maayos na buhay, yung, alam mo yung, mawawalan ka ng problema. Kasi nga, meron kang masasandalan, meron kang malalapitan na Jesus. Kaya nga sabi dyan, Wonderful Counselor talaga si Jesus. Kasi ganun niya tinuturuan yung mga tao, di ba, ganun niya kinakounsel yung mga tao. Kaya nga, tawag sa kanya, kahangahangang
tagapayo. Kaya nga nung binabasa ko yung kapo, sabi ko, Lord, parang ang sweet naman na itong term na kahanga-hangang tagapayo. Kasi kapag ganun, binabasa ko din sa Tagalog para mas lalo kong maintindihan. Kaya nga sabi dito, di ba, sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, madami nag-iisip paano ba nila isi-celebrate ang Pasko. Sa totoo lang alam nyo, yung iba, hindi pa nila alam kung paano nila talaga isi-celebrate yung Pasko. Okay, ano bang kailangan? Kailangan ba may ganito, eto, ganyan, ganyan? Minsan ang daming iniisip na tao na paano ba i-celebrate yung Pasko. Pero nga, kung lalapit lang talaga sila kay Jesus, di ba? Kung magpapa-counsel sila kay Jesus, di ba? Maaari, di ba? Natutulungan talaga sila ng Panginoon kung paano mag-celebrate ng Pasko. At alam nyo, kapag si Jesus ang nagturo sa inyo paano mag-celebrate ng Pasko, grabe, magiging best Christmas ever yon sa buong buhay nyo. Na kapag si Jesus yung nagturo sa'yo, okay anak, ganito mo i-celebrate yung Pasko, ito yung gawin mo, ito yung mga kailangan mo, di ba? Hindi mo na kailangan makatanggap ng maraming regalo, hindi mo kailangan ng maraming pagkain para masabing masaya yung Pasko, di ba? Tanungin mo lang si Jesus na, Lord, paano ko po ba i-celebrate yung Pasko? Sa mga nagtatanong ngayon, wala akong kasama eh. Kami-kami lang sa bahay, yung mga kasama ko, hindi pa masiyahin. Paano namin i-celebrate yung Pasko? Di ba? Paano magiging merry yung Christmas namin? Di ba? Ang kailangan mo lang gawin, tanungin mo si Jesus. Kasi madami magsasabi na yung Pasko para sa bata na lang. Oo, totoo, alam nyo, kapag Pasko, marami magsasabi talaga, ay, yung Pasko, para sa bata na lang yan. Lalo na yung mga magulang sasabihin yan. Yung Pasko, para sa bata na lang yan. Pero sila yung naunguna sa pila ng mga bigayan. Di ba? Sila yung maunguna sa pilahan ng aginaldo. Alam nyo, sila yung mga talaga nakikipagsiksikan kapag may agawan. Kaya nga alam nyo, kapag Christmas party, tapos may narinig kayong batang umiiyak, sure yun, yung bata na yun, kung hindi nabangga nung magulang, ano, baka natapakan. Kasi nga sabi daw ng mga matatanda, para sa bata lang yung Pasko. Pero sila talaga yung mga makikita mo dun sa mga Christmas party, sila yung mga nakikipagbalyahan para makakuha ng pamasko, sila yung nakikipagunahan para makakuha ng aginaldo, di ba? Kaya nga sabi dito, pero yung iba naman kasi wala talagang natatanggap tuwing Pasko, yung ibang gastos pa talaga kapag Pasko, di ba? Ewan ko, sa akin nga, parang dun kong manarese, kapag Pasko, parang may pagkakataon, wala ka na matatanggap, mapapagastos ka pa. May mga ganong pagkakataon, kaya bakit yung iba, nasasabi nila na para sa bata na lang yung, yung Pasko. Pero ayun, tuwing Pasko, inire-remind tayo ni Lord sa regalo niyang Wonderful Counselor or yung Holy Spirit na laging magga-guide at magka-counsel sa atin. Yung Wonderful Counselor daw, ano yan, nire-representa niya yung Holy Spirit. Isipin niyo na, bakit ko sinabi kanina na full package yung regalo ni Jesus? Kasi yan, yung Wonderful Counselor na yan, inire-representa niyan yung Holy Spirit na laging magga-guide sa atin. At alam nyo, nakakatuwa nga kasi nung umalis na si Jesus dito sa earth, nung bumalik na siya sa Father, ayun yung iniwan niya. Kaya nga alam nyo, bakit ngayon patuloy pa rin tayo sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano, wala naman na si Jesus dito. Di ba, nandun na siya sa Father? Kasi ayun yung iniwan niya, yung Wonderful Counselor, si Holy Spirit. Kaya nga alam nyo, yung Pasko, hindi mo pwedeng sabihin, di ba, na malungkot, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko alam paano i-celebrate kung nasa'yo itong Wonderful Counselor na to. Di ba, minsan kinakanta ang Wonderful Counselor Jesus. Pero alam nyo, dun ko nga na-realize na okay, siya pala si Holy Spirit na lagi magka-counsel sa mga tao. Si Holy Spirit yung lagi magsasabi sa mga tao na okay, i-enjoy mo yung Pasko. Kaya nga may mga pagkakataon sa atin na tuwing Pasko, bakit napipil natin? Parang alam mo, meron sa loob-loob natin na parang gusto mo lagi maging masaya. Di ba, parang gusto mo lagi magtatalon sa tuwa. Di ba? Kasi nga, anong sabi? Yun daw yung Wonderful Counselor or si Holy Spirit na nagsasabi sa'yo na, okay, eto yung gawin mo. Kaya pag Pasko, di ba, meron sa loob-loob natin na gusto natin magmahal, magpatawad, tsaka alam mo yun, talagang magbigay sa mga tao. Di ba, mapapansin nyo, kaya pag Pasko, parang sobrang dali sa'yo magpatawad. Parang kapag Pasko, sobrang dali sa'yo magmahal. At kapag magpapasko, bakit kaya ganun na lang magbigayan yung mga tao? Kasi nga, merong Wonderful Counselor, di ba, na nag-guide sa bawat isa. At alam nyo kung sino yun, siya si Holy Spirit. Kaya nga sabi ko, Lord, ang galing naman ito. Parang kung ito palang Wonderful Counselor, di ba? Apat kasi yun, di ba? Yung sinabi na pangalan dun kanina. Ito palang isa, kumbaga, sulit na kami, di ba? Wala pa yung tatlo. Sabi ko, Lord, ano pa, kung malaman pa namin yung masusunod na tatlo, kung dito palang sa una, sulit na kami. Kaya nga sabi dito, kung
Kung nililid ka ni Lord na ay kung nililid ka ni Holy Spirit na magmahal, magpatawad o magbigay, sabi dito, sundin mo kasi mas makakabuti 'yun sa iyo para ma-enjoy mo ang Pasko, 'di ba? Sabi doon, kung nililid ka ng Holy Spirit na gawin yung mga bagay na 'yon ngayong Pasko, gawin mo kasi way niya 'yon para mas ma-enjoy mo yung Pasko. 'Di ba? Kung nililid ka ni Lord, magpatawad ka na kasi ang hirap ngayon minsan kapag magpapasko ka, sabay merong kang kagalit sa miyembro ng pamilya niyo. Parang ang hirap naman. I-enjoy na. Pero kung nililid ka nga ni Holy Spirit na gawin mo yun, gawin mo yun kasi yun nga yung way niya para mas ma-enjoy mo yung Pasko, para maging merry talaga yung Christmas mo. Kaya nga para sa akin, para pa din sa lahat ang Pasko kahit matanda na. So, para mo masasabi na para sa lahat pa din yung Pasko, kasi nga kung ang natatanggap ng mga bata, regalo, pera, aginaldo, lahat na, di ba? Sa mga matatanda, ito naman yung natatanggap nila, yung pagpapatawad, kapatawaran, yung pagmamahal at pagbibigay. Isipin nyo, para sa bata at matanda pa rin talaga ang Pasko. Kasi yung bata, hindi naman yan ano, basta-basta, alam mo yung nagtatanim ng sama na loob, hindi naman yan basta-basta masasabi niya na ano, kung ano. Pero nga yung mga matatanda, yung pinakamas makakaintindi na itong pagiging wonderful counselor ni Jesus. Kasi nga, alam mo yun, si Holy Spirit, yun. Kaya nga sabi dito, diba, lagi tayo magpa-counsel kay Jesus, wala pa. Ayan, sige, number 2 na nga, nilabas niya. Ayan, number 2, Mighty God or makapangyarihang Diyos. Isipin nyo yun, isa din sa mga regalo ni Jesus sa atin, yung pagiging makapangyarihan niyang Diyos, yung pagiging mighty God ni Jesus sa mga buhay natin. Sabi dyan sa verse natin, pa-next po, you will enlarge the nation of Israel and its people will rejoice. Sabi dito, they will rejoice before you as people rejoice at the harvest and like warriors dividing the plunder. For you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulders. Sabi dito, you will break the oppressor's rod just as you did when you destroyed the army of Midian. Isipin nyo na, mighty God talaga si Jesus sa mga buhay natin. Kasi yung sabi niya, i-enlarge niya yung nation ng Israel. At anong sabi dyan, di ba? Sabi dito, aalalahanin niya yung mga tao, aalisin niya yung paghihirap ng mga tao. Kasi nga, nung time na yan, yung mga tao talagang hopeless. Di ba? Yung pakiramdam nila, hindi nila alam kung anong gagawin nila, kung saan nila ilalagay yung mga sarili nila. Kasi nga, hopeless talaga yung sitwasyon eh. Pero, nung nabuhay si Jesus, nagkaroon ng hope yung mga tao. Kaya nga, hindi mo pwedeng masabi na malungkot ang Pasko kung ibinigay na niya sa iyo ang nag-uumapon na pagpapala at kayang baguhin at ayusin ang buhay. Maisipin niyo yung pagiging mighty God ni Jesus, 'di ba? Ayun yung yung kapangyarihan noon, kaya niyang ayusin, kaya niyang baguhin yung buhay mo. At the same time, 'di ba? Kaya kang pagpalain ng Diyos. Yung pagiging mighty ni Jesus, hindi 'yun natatapos sa sa simpleng ganun lang, kundi talagang alam mo 'yun. Sobrang daming purpose ng pagiging mighty ni Jesus, di ba, sa mga buhay natin. Kaya nga sabi dito, He is the mighty God who can supply us with power to stay on the path. Alam nyo, sa pamumuhay nating Kristiyano, nagtataka kayo na bakit sa dami ng pagkakasala na nagawa ko, sa dami ng kamalian, di ba, na nakumit ko, bakit kaya nananatili ako dito? Kasi nga, ibinigay sa iyo ni Jesus yung pagiging mighty God niya, di ba? Lagi kanyang sinusupplyan, di ba, ng power niya para manatili dyan, di ba, sa paglakad mo sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ako nga, doon ko nerest na, Lord, thank you kasi nga naging mighty ka talaga sa mga buhay namin, sa lahat ng mga pinagdaaran namin. Thank you, Lord, kasi nga tunay na mighty ka kasi nandito pa din kami. Ako nga, parang lagi ako napapa-thank you kapag dumadaan ka talaga dyan sa biyo, may mga pagkakataon na mapapa-thank you kapag lagpas mo. Thank you, Lord, di ako pinansin ng God. Parang sabi ko, Lord, thank you ha, kasi hindi na naman ako napansin ng God. Parang kahit ang dami mong bitbit kasi meron namang ibang way. Hindi na ako nag-mic ba, marinig ng view ko rarangap. May ibang way kasi ang hirap. Pero nga sabi ko, Lord, thank you kasi pag dito, ang dali lang tapos hindi pa kami sinisita ng guard. Sabi ko nga, thank you, Lord, kasi mighty ka talaga sa mga buhay namin. Kumbaga, ilang beses na kami pinagbawalan dito, ilang beses na kami hinarangan para makapunta dito. Pero praise God, di ba? Kasi sobrang dami pa din palagi na nakakapunta dito sa church. Talagang kitang-kita yung pagiging mighty God mo sa mga buhay namin. Kaya sabi dito, kaya dapat ngayong Pasko, i-remind natin yung mga sarili natin na malaya, ligtas, at pinagpala na tayo ng Diyos. Diba? Lagi mong i-remind na okay, niligtas na pala ako ng Diyos, yung pagiging mighty God niya. Diba? Yun yung nagdala sa akin sa lahat ng yun. Kaya nga sabi dito, kaya dapat this Christmas, ang joy mo ay kay
Jesus. Di ba, hindi sa regalo or kung ano, dapat kay Jesus. Kasi nga, ma-remind ka dapat doon sa lahat ng kabutihan ni Jesus sa buhay mo. Ma-remind ka doon sa lahat ng mga ano, alam mo yung pagsama ni Jesus sa'yo, sa lahat ng mga struggles mo, sa lahat ng mga alam mo yung mga events sa buhay mo. Talagang sinamahan ka ni Jesus, mapa-up and down man yan, di ba, laging nandun si Jesus. Kaya nawa, this Christmas, ang joy talaga natin si Jesus. Hindi kung ano-ano, di ba? Kaya nga sabi dito, hindi sa pagkain, hindi sa regalo, hindi sa events. Kasi may mga pagkakataon na yung iba nalulungkod dahil sa mga bagay-bagay. Pero nawa, di ba, ang maging joy natin pa rin ngayong Pasko, si Jesus. Kung maaalala nyo, di ba, yung kanta ni Pastor ng prayer meeting, ewan ko kung chanting lang ni Pastor yung joy, 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 in Jesus. Di ba nga, kung na-remind ako kapon, o nga, no? Dapat ganun talaga kami ngayong Pasko. Parang sabi ko, ang ganda nung kanta. Antay nyo, baka ilabas ni Pastor yun na album. Di ba? Pero ano, pero ano nga, i-remind nyo nga din talaga yung ano, yung mga sarili nyo na this Christmas, yun yung maging joy talaga natin na ano, di ba? Si Jesus yung joy, 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 in Jesus, di ba nakapag Pasko, laging si Jesus yung mga maging joy mo. Kung feeling mo, hindi mo ma-enjoy yung Pasko, lagi mong alalahanin na si Jesus, naging mighty siya sa buhay mo. Noong time na hindi mo pa siya kilala, mighty na si Jesus, di ba, sa buhay mo. Mighty God na si Jesus, di ba, sa buhay mo. Kaya nga sabi doon, di ba, dapat ang maging sentro ng joy natin ngayong Pasko, yung pagiging mighty God ni Jesus. Diba, i-enjoy mo yung regalo niya sa'yo. Diba, i-enjoy mo lahat ng ibinigay niya sa'yo. Kaya nawa, by faith, diba, this Christmas, ang maging joy natin, in Jesus, diba, maging ganon talaga sa buhay natin si Jesus. Kaya nga sabi dito, number three, ayan, kailangan bilisan, everlasting Father or walang hanggang Ama. Sabi dito sa verse natin sa Isaiah 9:4, sabi dito, for you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulders. You will break the oppressor's rod just as you did when you destroyed the army of Midian. And mag-focus lang tayo dito sa ano, panags nga po. Saying, lift the heavy burden, break the oppressor's rod. Ayan sabi dyan, lift and break. Alam nyo, this Christmas, bakit sinasabi ng Panginoon na i-enjoy nyo yung Christmas nyo? Kasi nga, inalis na ng Diyos yung mga nagpapabigat sa buhay natin. Sinira na ng Diyos, di ba? Yung mga pumipigil sa mga joy natin. At alam nyo, bakit ko nasabi yung mga bagay na yon? Ayan. Sabi, kasi alam nyo, this Christmas, marami talaga sa atin, marami, o hindi lang Kristiyano, o sa lahat ng uri ng mga tao, this Christmas, hindi nila ma-enjoy yung Pasko. Kasi nga, alam mo yun, meron pa rin naiiwan na trauma sa kanila. Alam nyo, doon sa amin, meron akong kakilala na kapag Pasko, parang ano, takot na takot sila. Kapag Pasko, parang pinapanalangin nila na wag na lang sana mag-Christmas. Alam nyo kung bakit? Kasi nare-remind sila doon sa nangyari sa kanila na last Christmas. Kasi nga, last Christmas, doon sila namatayan. Kasi nung ang parang ang nangyari, ayun nga, dahil Christmas, ang daming pagkain, di ba, kakakain nila ng madami, kakakain ng lechon, merong namatay sa pamilya nila. At para sa kanya, doon sa kakilala ko na yun, sobrang lungkot nung Pasko na yun. Kaya dumating sa punto na sa buhay niya na ayaw ko na kapag Pasko. Hindi ko na, hindi, parang alam mo yun, takot na takot siya na magpapasko. Kasi nga, baka mangyari na naman yung ganun, maulit na naman yung ganung mga bagay. Pero nga kapag Christmas, lagi niyong i-remind itong sinasabi dito na si Lord, inalis niya na sa iyo yung mga burden na ganun, yung mga ganun na bandage sa iyo na nagpapalungkot kapag Pasko, binrake na yon ni Jesus. Kaya nga dapat ngayong Pasko, 'di ba, i-enjoy mo kasi lahat ng ano, ng heavy burdens, 'di ba, na nararanasan mo, aalisin sa iyo 'yan ni Jesus. Kasi nga ganun 'yon, kumbaga, ganun nalulungkot 'yon yung kakilala ko na yun, kapag Pasko, parang hindi niya feel talaga yung Pasko dahil nga sa mga ganung pagkakataon. Madami yung nakilala. Iba nga ako, alam niyo, kapag Pasko dati, nalulungkot ako. Kasi sabi ko, yung Pasko para lang 'yan sa mga tao na buo yung pamilya. Mai-enjoy lang 'yan nung buo yung pamilya. Pero kami na mga broken family, hindi. Parang may ganun lagi sa loob-loob ko. Nasabi ko nga dati, kapag magpapasko, saan ko ilalagay yung sarili ko? Ano ba? Kay mama ba ako pupunta o kay papa? Kasi nga baka ma-hurt sila parehas. Grabe, dun siya pumunta sa papa niya o dun siya pumunta sa mama niya. Merong ganun sa akin dati. Na kaya nga pag magpapasko, alam niyo, sabi ko, paano ba gagawin ko? Kaya minsan iniisip ko na lang dati kapag Pasko, sa tropa ako nag-i-stay para wala na lang, hindi na lang magselos si mama, hindi na lang magselos si papa. Kaya nga dati kapag Pasko, sabi ko, pwede bang wala na lang Pasko? Pwede ba yung Pasko i-mandatory na para doon na lang sa buo ang pamilya? Di ba parang may ganun na burden sa akin dati lagi kapag Pasko na parang, paano ba tong Pasko na to i-enjoy? Diba, wala na. Kumbaga, doon ko nga din nasabi na iba na yung Pasko ngayon para sa akin. Pero again, nung naging Christian niya ako, lahat ng yun, inalis sa akin
ni Jesus. Alam nyo, dati, nung hindi pa ako Christian, parang hirap pa ako gawin yun, yung talagang pupuntahan ko sila parehas. Pero ngayon nga, na naging Kristiyano na ako, na nakilala ko si Jesus, alam nyo, mas lalo ko pong na-enjoy yung Christmas. Kasi nga, kada pupunta ako dito, talagang alam mo yung pen, masisharean mo sila. Kapag si mama naman ang pupunta mo, masishare mo din sa kanila. Kumbaga, nagiging ano, talagang nagiging doble yung joy sa akin na ngayon ng Pasko. Kasi nga, dalawa na sila na napupuntahan ko, diba? Dalawa na sila nakakamusta ko kapag Pasko. Kaya nga alam nyo, kapag Pasko, lahat ng mga ganong burden sa atin na ibinabato ng kaaway, lagi nyo tatandaan, inalis na yun ni Jesus sa atin. At meron pa, alam nyo, ito nga nakaraan din, nagkukwentuhan kami ng ate ko. Sabi niya sa akin, parang magiging pangit yung Pasko na, magiging Pasko dito sa Cebu. Kasi nga, di ba, nabagyo yung Cebu. As in, talagang sira daw yung Cebu at walang kuryente, walang signal, kahit ano, talagang wala. Kumbaga, wasak lahat, wasak daw talaga doon lahat sa Cebu. Kasi nga, yung bagyo na Odette, parang mas malakas pa daw siya sa Yolanda, sabi daw. Kaya nga sabi niya, magiging pangit yung Pasko ng mga taga Cebu. Pero ayun nga, sabi ko, kung makakausap mo lang yung lahat ng mga tao doon, kung masasabihan mo lang sila na hindi, i-enjoy nyo pa rin yung Pasko. Kasi yun na, oh, nilip na ni Jesus yung heavy burden na nasa atin. Diba, inalis na yan ni Jesus sa mga buhay natin para ma-enjoy natin lagi yung Christmas. O hindi lang yung Christmas, yung pang-araw-araw na buhay natin dito sa mundo. Isipin nyo, ganon yung regalo ng Diyos sa atin nung ipinanganak siya. Diba, isipin nyo, grabe Lord, full package talaga yung regalo. Isipin, nilip ni Jesus yung burden. At ano sabi doon, di ba? Sa verse natin kanina, pabalik nga po sa verse. Ano sabi dyan? For you will break the yoke of their slavery. Isipin nyo yun na talagang, ano, tinanggal ni Jesus yung, ano, yung yoke ng slavery sa atin, yung mga lungkot. Tapos, ano sabi dyan? Ililip niya yung burden sa mga buhay natin. Isipin nyo na parang tuwing Christmas, ma-remind kayo na, okay, hindi ko na kailangan malungkot kapag Pasko. Kasi nga, meron ng Jesus, di ba, na magpapasaya sa akin. And ayun nga, doon nga sa kwento ni ate, parang medyo nalungkot din ako sa part niya. Ay, totoo. Kasi nga, parang, ang hirap nga naman i-celebrate ng Pasko kapag wala kang bahay, wala kang matutuluyan, wala kang matutulugan, di ba? Wala kayong handa. Ewan ko, kung meron sa inyo, sa Facebook, meron ako doon isang babae nakita. Talagang ano? Ano siya? Parang, ewan ko, ano ha? Parang ano siya, umiiyak siya sa post niya kahit yung sarili niya pinipicture niya. Kasi ganun siya nagdadalamhati yung post niya. Paano namin i-enjoyin yung Pasko? Paano namin i-celebrate yung Christmas kung wala naman kaming bahay? Paano kami magsasama-sama, di ba, kung kulang-kulang kami? Di ba, may mga ganun talaga na tao na. Kaya nga alam nyo, kapag Pasko, di ba, sana ang maging sentro lagi ng Christmas ng lahat, di ba, si Jesus. Kasi kapag hindi naging si Jesus ang sentro ng Pasko mo, talagang mayroong mga pagkakataon na babalik ka sa mga ganong pagkakataon na kapag Christmas, bakit wala yung tatay ko, wala yung nanay ko, bakit wala si ganito, wala si ganyan, di ba? Lalo yung mga anak ng ano, OFW, minsan na pangit naman ng Pasko, wala si mama, wala si papa. Kaya nga minsan, may mga nag-wish, pag tinanong nyo yung mga ibang kabataan, anong wish mo ngayong Pasko? Umuwi sila mama at papa. Kasi nga, alam mo yun, laging meron sa loob-loob nila na kulang lagi yung Pasko ko. Pero kung malalaman lang nila na hindi yung Pasko mo ang kukumpleto talaga niyan, si Jesus. Di ba? Hindi yung tao, hindi yung regalo, hindi yung pagkain, kundi si Jesus. Kaya nga, lagi nyong tatanda na si Jesus, everlasting Father yan para sa lahat. Kung feeling mo na parang wala kang kasama ngayong Pasko, tanda mo si Jesus lagi niyang sasama sa'yo. And laging yung i-remind, di ba, din yung sarili nyo na always and forever may care si Jesus para sa mga tao. Again, kahit birthday ni Jesus, hindi siya magiging busy. Ikaw, kahit birthday niya, ikaw pa din yung inaalala niya. Diba? Na kahit birthday niya, diba, ikaw pa din yung inaasikaso niya. Kaya nga alam nyo, this Christmas, huwag nyong i-remind na baka busy si Jesus ngayon. Birthday niya, madami siyang bisita na angels. Diba? Madami siya dong ano, party sa langit. Hindi. Kasi nga, kahit birthday ni Jesus, diba, ikaw pa din yung inaalala ni Jesus. Diba? Sipin nyo, ganun mag-celebrate ng birthday si Jesus. Ang inaalala niya, yung mga tao o yung mga anak niya o yung mga tao na pinipili maniwala sa kanya. Kaya tinawag si Jesus na walang hanggang ama. Ganon kabuti ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga sabi dito, kaya mabilis na lang po ito. And number 4, ay ito pa pala sabi. He is the everlasting Father who can love us more deeply than any earthly father can. So ang sabi dyan, si Jesus, kaya niya tayong mahalin higit, hindi lang sa Father, sa buong, sa lahat ng tao na kaya kang mahalin, di ba? Kayang higitan ni Jesus yun. Kaya ngayon, love ni Jesus, di ba? Agape love. Isipin nyo na ngayong Christmas, di ba? I-remind nyo yung sarili nyo na yun yung ibinigay sa atin ni Jesus. Maghahanap ka pa ba ng, ano, ng love ngayong Pasko? Kaya nga sabi ni Pastor Dan kahapon sa, ano, sa simbang umaga dun sa may nanood kami ng live, sabi niya, alam nyo, bakit kapag Pasko yung mga tao naghahanap sila ng love life? Bakit kapag Pasko yung mga tao ayaw nila sumama sa, ano,
samahan ng malalamig ang Pasko. Ewan ko kung SMP ba yon, samahan ng malalamig ang Pasko. Sabi nila, alam niyo bakit yung mga tao ayaw nila masama sa MSP, samahang malalamig ang Pasko? Kasi meron sa loob-loob nila na kulang, kailangan meron na ganito, kailangan meron akong ganyan. Pero alam niyo, sabi nga po doon ni Pastor Dan, na kapag Christmas kasi, meron sa loob-loob mo na nilalagay ni Jesus. Ako kasi, yung ano, yung parang, alam mo, yung bubuo dapat ng Pasko mo, hindi yung love sa mga tao, diba, hindi yung tao, ako. Kaya nga daw kapag Pasko, bakit may ganun? Kasi nga, tinatawag ng Diyos yung mga tao na lumapit, nang lumapit sa kanya. Kaya nga lagi sinasabi ni Bishop na kapag Pasko, ang daming naliligtas sa amin sa Taytay, 'di ba? Dinadala nila 'yung miyembro ng pamilya nila. Kasi totoo na kapag magpapasko, laging parang merong hinahanap-hanap 'yung mga tao. At alam niyo daw kung ano po 'yun? Ayun daw kasi 'yung inilalagay sa atin ni Jesus, 'di ba? Para, 'di ba, lumapit sa kanya. At alam niyo kapag lumapit po kayo kay Jesus, automatic lahat ng kakulangan na nararamdaman niyo mapupuno 'yun, 'di ba? Pag-aapawin pa kayo ni Jesus. Kaya nga paano mo i-enjoy yung Christmas mo ngayon? 'Di ba? Lumapit ka nang lumapit kay Jesus kasi ano sabi, everlasting Father si Jesus, 'di ba? Kung ano man yung sa tingin mo mga mali na nagawa mo, lagi ka pa rin tatanggapin ni Jesus. Lagi ka pa din yayakapin ni Jesus. At sabi nga po dito sa number 4, ayan, Prince of Peace or Prinsipe ng Kapayapaan. Alam nyo, si Jesus, isa to sa ano, parang, alam nyo, isa sa mga pinaka na-appreciate ko na at ano, na nakakayanan ni Jesus. Ito yung pagiging Prince of Peace niya. Kasi nga po, ayan, sabi mo na dito sa verse natin, the boots of the warriors and the uniforms bloodstained by war will all be burned, they will be fuel for the fire. Isipin nyo na yung mga ginagamit ng sundalo na yan. Diba? Kasi sa atin, kapag sinunog na, ibig sabihin, hindi na gagamitin. Isipin nyo, yung uniforme ng mga sundalo, di ba? Susunugin na yan kasi mawawala na yung war. Lagi na magkakaroon ng peace, di ba? Nung nabuhay na si Jesus, nagkaroon na talaga ng peace on earth. Kasi nga, alam nyo po, ano eh, meron ano, ewan ko kung naririnig nyo yung lagi yung, ano ba to? Yung ngayon Pasko na naman aking kaibigan, parang panahon na naman ng pagbibigayan. Paligid natin ay makakalasap na naman itong katahimikan. Pasko. Ewan ko kung naririnig niyo yung kanta niyo. Freddy Aguilar yun, alam ko. Kasi favorite yun ng mga tatay. Favorite yun ng mga tatay. Kasi yung totoo, napapansin nyo kapag Pasko, parang at peace lang lagi ng mundo. Di ba parang antahimik lang palagi. Kasi nga, doon mo marirealize, okay, ito kasi yung pagkakataon na nabuhay si Jesus, 'di ba? Ito yung pagkakataon, 'di ba, na nagkaroon talaga ng peace sa mundo. Ako po, talagang sobrang para sa akin, sobrang importante ng peace. Kumbaga ako, parang hindi talaga ako sanay ng ano, ng maingay. Kahit maingay ako, mas gusto ko talaga tahimik. Kasi nga, may mga pagkakataon sa akin na sobrang na-appreciate ko 'to. Kasi nga, alam mo 'yung kapag Pasko, parang walang nag-aaway, walang gulo, 'di ba? Parang walang nagtatalo-talo. Parang alam mo 'yun, 'yung bawat isa nagmamahalan talaga. Kaya nga sabi ko, Lord, thank you kasi doon sa regalo mo, nakapaloob 'tong pagiging Prince of Peace mo. Kasi sa akin sobrang importante nung bagay na 'to kasi meron lagi sa loob-loob ko. Ayun, sa hindi nakakalam ng ano, nakakarami kapag ano, parang merong nag-aaway, parang ano, sobrang takot na takot talaga ako palagi. Parang dati, kahit lumalaban ako ng street fight, pag may nagkakagulo sa tabi ko, sobrang natatakot ako. Parang lagi akong gano'n na, kuwari may mag-away lang na mag-asawa, parang akong natatakot, parang hindi ko alam kung saan ko isisiksik yung sarili ko, parang kuwari pag may nag-away dyan, natataranta ako, parang gano'n. Kaya nga sa akin, sabi ko, Lord, thank you kapag Pasko kasi ano, wala nang gano'n. Siguro yung iba lang, mga nagiinom, nag-aaway-aaway sila. Gano'n, pero nga kapag gano'n na may nag-aaway-aaway, ano, parang di ko alam lagi talaga kung saan ko isisiksik yung sarili ko. Sabi ko, Lord, paano ba maging ganun? Pero ayun nga, na-remind ako na okay, si Jesus pala yung Prince of Peace. Kaya nga dapat isa din sa mag-rules sa puso natin ngayong Pasko, yung pagiging Prince of Peace ni Jesus. Di ba na hindi ka sobrang aligaga ngayong Pasko? Di ba, oo, ginagawa mo pa rin yung mga ministry mo, di ba, ginagawa mo yung lahat pa rin ng kabisihan, di ba, pero naman, di ba, magkaroon pa rin tayo ng ano, ng peace. Kasi nga, dahil nga ngayong December, sobrang aligaga yung mga tao, hindi alam kung ano yung uunahin, hindi alam kung ano yung gagawin, sobrang natataranta, di ba? Pero nawa, di ba, ang mag-rule pa din sa buhay natin ngayong Pasko, di ba? O sa puso natin, di ba? Itong pagiging Prince of Peace ni Jesus. Kasi nga, kapag nag-rule talaga yan sa buhay mo, magiging at peace ka sa lahat ng bagay. Kaya nga, ako talaga pag Pasko sobrang sayo kasi feeling ko walang nag-aaway, walang naghahabulan ng ita kasi feeling ko nakakatakot yung ganun pag may mga nag-aaway, yung mga nagbabatuhan ng bote. Kasi noon dati naalala ko Pasko yon, doon ako na trauma. Talagang ano, ayun ko sa naban lugar yon. Parang Las Piñas ata yung pulang lupa. Talagang ano, may naghinabol kami doon ng ano, ng lasing. Parang sabi ko, nagtataka ako, sabi ko dati
parang hindi naman ako talagang kahit sino makatapat ko dati sa street fight. Okay lang, lumalaban ako. Pero nung pagkakataon nga yun, nahinabol kami ng lasing, parang sobrang dami na. Pero sa sobrang takot ko, alam nyo saan ako nagtago? Sa burol. Katabi ko, kasi maliit lang yung bahay noon sa burol. Maliit lang, ito yung kabaong, tapos ito yung kubeta. Nandun ako sa gitna ng ano, ng kubeta tsaka ng kabaong. Sa sobrang takot ko dun sa nagwawala. Kaya simula noon, parang ano ako, meron takot lagi sa akin na kapag may nagwawala or meron nag-aaway. Kaya nga sabi ko, Lord, thank you pag Pasko, walang ganun, walang away-away. Talagang bati-bati yung lahat. Kaya doon ko na-appreciate to yung pagiging Prince of Peace ni Jesus. At ngayon din, ganun din sa inyong lahat, yun din ang ibinibigay sa inyo ni Jesus ngayong Pasko, yung maging at peace. Kaya nga pag Pasko, alam nyo, parang pagising nyo, di ba, parang okay, ang sarap na kayga, wala kang alalahanin, wala kang kailangan gawin. Di ba, kasi nga, yun yung ibinibigay ng Pasko sa atin. Ayun talaga yung ano, yung gift ng kapanganakan ni Jesus, yung magkaroon ka talaga ng peace sa lahat ng bagay. And sabi dito, He is the Prince of Peace who can fill us with peace and make us whole. Isipin mo 'yon, dahil nga alam mo, 'di ba, na si Jesus, 'di ba, yung kasama mo ngayong Pasko, 'di ba? Sure na 'yon na mai-enjoy mo ang Pasko. Ayan, hindi ko alam kung overtime na ako. Pero ayan, sige. Mapapansin nyo kapag Christmas, meron pa ba? Pa-next nga po. Ayan, wala pa pala. Ayan, sabi dito, di ba? Kaya nga pag Pasko, iba yung vibe ng Christmas, di ba? Parang ang saya lang, parang ano, i-enjoyin mo lang talaga, wala kang iisipin. Kung baga alam yun, parang ang sarap lang lagi makipag-usap sa mga tao. Kasi nga, ayun din, isa din yun sa mga kapahingaan na ibinibigay sa atin ni Jesus na okay. Dahil sa buong taon ng mga pinagagawa mo, meron kang isang buong araw na kapahingaan. Isipin nyo, parang talagang comfort yun sa atin ng mga Kristiyano, yung kapanganakan ni Jesus. Di ba? Parang, grabe Lord, thank you kasi nabuhay ka, di ba? Naging isa to talaga sa mga comfort namin na mga tao. And sabi nga dito, sa last, ayan, hindi lang to ganun napapansin sa verse, pero ano to, kumbaga parang sobrang laking impact din neto na the government will rest on his shoulder. Ewan ko kung pinanood yung preaching ni Kuya din doon sa ano, sa simbang uma, nung nag-preach din siya ng simbang gabi ata, yung simbang gabi po, di ba? Ano to, in-explain to doon ni Kuya, nga ano, sabi ko, Lord, thank you kasi talagang may enjoy namin yung Pasko. Kasi ang sabi dyan, the government will rest on his shoulder. Isipin nyo na, okay, hindi lang ano yun eh. Kapag sinabing government, hindi lang basta yung namumuno sa bansa. Lahat, di ba? Lahat ng ano, ng sekta ng buong mundo, di ba? Lahat ng nagpapaikot dito sa buong mundo, di ba? Sabi dyan, the government will rest on his shoulder. So, ibig sabihin, ngayong Pasko, sinasabi sa atin ni Jesus na akong bahala sa'yo. Diba? Enjoy ka lang ngayong Pasko. Wala kang kailangang intindihin, enjoy ka lang ngayong Pasko. Diba? Kasi anong sabi? The government will rest on his shoulder. Yun ang message sa atin ni Jesus ngayong Pasko, diba? Na ox tayo ngayong Pasko. Diba? Enjoy natin yung Pasko. Kasi yun talaga ang essence ng Pasko, diba? Yung ma-enjoy mo, hindi kung ano-anong problema yung pinag-iintindi mo. Pero ayun, diba, kahit nga ini-enjoy natin yung Pasko, nawa ang maging sentro pa rin nun is si Jesus. Again, kagaya pa rin ng kanta palagi, yung kanta ni Pastor, Our Joy In Jesus. Diba? Parang na-LSS lang ako doon kasi nung kinanta ni Pastor yun. Sabi ko, ang galing naman. No? Kaya nga sabi ko, thank you Lord kasi nga, ikaw din talaga yung kasiyahan ng mga buhay namin. Kaya nga alam nyo, kung ngayong Pasko, nag-iisip kayo na kung ano ba yung pwede kong the best or ano ba yung pinaka-best na pwede kong ibigay na regalo sa isang tao. Alam nyo kung ano yung pwede nyong ibigay, kung ano yung pwede nyong i-share sa kanila para maging best din yung Christmas nila. Alam nyo po kung ano. Eto, panex nga po. Eto, yung birth ni Jesus. Alam nyo, this Christmas, kung gusto nyong regaluhan yung pamilya nyo, yung importante na tao sa inyo, di ba? Eto ang i-share nyo sa kanila, yung birth ni Jesus. Uy, alam mo ba, nung pinanganak si Jesus, eto yung nangyari, eto yung ginawa niya, eto yung naging resulta. Kaya nga alam nyo po, nawa ngayong Christmas, di ba, kung gusto nyo talaga na maging best yung Pasko ng mga taong importante sa inyo, kung wala kang ambag sa pamilya nyo this Christmas, eto ang ibigay mo sa kanila. Totoo. Alam nyo, ngayong Pasko, talagang may mga ganun. Wala akong ambag sa bahay namin pa. Paskong Pasko, wala man lang akong ano, di ba? Eto, pwede nyo itong i-share. Totoo. Pwede nyo itong sabihin sa kanila. Uy, alam nyo ba bakit masaya yung Pasko? Alam nyo ba bakit nandito tayo lagi kapag Pasko? Di ba? Pwede nyo i-share to sa kanila. Kasi nga, magiging best yung Christmas nila kapag nalaman nila tong birth ni Jesus. Kaya nga napapansin nyo, kapag Pasko, bakit madalas yung birth ni Jesus yung tinatopic ng mga tao? Kasi ayun yung best na regalo na natanggap natin. Diba? Yung birth ni Jesus na nagdala ng salvation sa atin ngayon. Diba? Bakit nai-enjoy nyo yung Pasko? Kasi nga si Jesus,
binigyan niya ng kaligtasan yung lahat ng tao, di ba? Hindi na lang yung mga Jewish, pati yung mga non-Jewish na, di ba? Kaya nga again, gusto niyo maging best yung Pasko ng bawat isa, di ba? I-share niyo to sa kanila, sa pamilya niyo, sa mga kakilala niyo, di ba? Kahit sino ng mga tao na makasalamuha niyo, piling niyo, walang pumipila sa bahay niyo dahil wala kang Pamasko. Yan na lang, share mo na lang sa kanila. Oy, ito yung ano, ito yung ano. Di ba? Ito yung pinaka the best na regalo na pwede niyo matanggap, di ba? Kasi nga alam niyo kapag Pasko, parang ang dali makipag-usap sa mga tao. Uy, Merry Christmas, di ba? Uy, Merry Christmas. Uy, alam mo ba bakit may Pasko? Alam niyo, pwede niyo i-segue yung mga ganung kwento. At kapag na-share niyo to sa kanila, alam niyo, never na din sila magse-celebrate ng Pasko na malungkot. Hindi na nila masasabi na yung Pasko para sa bata na lang. Hindi na nila na masasabi, di ba? Na ayoko na ng Pasko. Di ba? Hindi na nila na masasabi na malungkot ang Pasko. Kasi nga, etong birth ni Jesus, di ba? Meron siyang regalo talaga na dala para sa mga tao. At alam niyo po, lahat ng yon ibinigay na ni Jesus sa atin. Ang kailangan mo na lang gawin, buksan. Ngayon, bubuksan mo ba yung regalo na bigay ni Jesus? Kasi, kung bubuksan mo yon, magiging masaya talaga yung Pasko mo ngayon. Ayun lang po. To God be the glory. Let's pray po. Yes, Lord, naman namin Diyos na dakilang buhay sa lahat, Panginoon. Patuloy, Ama, na nagpapasalamat kami, Lord, sa oras na to, Panginoon, na natapos, Ama, ng pakikinig, Panginoon, ng salita mo. Salamat, O Diyos, na marami-marami dahil naging wonderful counselor ka, Panginoon, sa mga buhay namin, naman na ikaw po yung palagi, Panginoon, na nag-lead, Panginoon, sa mga buhay namin. At patuloy, O Diyos, na nagpapasalamat pa rin kami, Panginoon, sa pagiging mighty God mo, Ama, sa mga buhay namin, Panginoon, na ikaw yung palagi, Ama, na kumakasama at, Panginoon, na sumasagot sa amin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Salamat, O Diyos, na marami-marami, Panginoon, dahil ikaw yung everlasting Father namin, Panginoon, na lagi nagpapapil sa amin, Ama, na merong nagmamahal sa amin, Panginoon, na merong kumakasama sa amin, Panginoon, at patuloy, O Diyos, Ama, na ikaw, Panginoon, ang everlasting peace, Panginoon, sa mga buhay namin. Salamat, O Diyos, na marami-marami, dahil yung kingdom mo, Panginoon, will know no end, Panginoon, at salamat, Ama, na marami-marami, Lord, dahil pag dumating na yung araw, Ama, na piliin mo, Panginoon, na dumating na, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, Ama, na magiging kagalakan, Panginoon, lahat ng yon, Ama, sa mga buhay namin. Kaya salamat, O Diyos, na marami-marami hayaan mo, Ama, na ngayong Pasko, Panginoon, ikaw yung maging joy namin, Panginoon. Hayaan mo, Ama, na yung Pasko namin, Panginoon, ikaw yung maging sentro nito. Kaya salamat, O Diyos, na marami-marami, patuloy, Ama, na nahayaan mo, Panginoon, na lagi pa rin kami, Ama, na mag-abide, Panginoon, sa iyo. At patuloy, Ama, mas lalo namin piliin, Panginoon, na i-celebrate, Panginoon, yung lahat ng bagay, Ama, na kasama ka. Kaya salamat, O Diyos, na marami-marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yan. Yung ano-ano title ng message ngayon? The Gift of His Bird. Actually, di ba, ano, ang pinakaregalo nga talaga ni Jesus nung ipinanganak siya ay mismong sarili niya. Di ba? Kaya nakakatuwa kasi, ano, parang yung the greatest person in history, di ba, became our gift. Di ba? So, ano nga ba yung, ano, yung regalo niya? Ano, bilang sarili niya, ano yung regalo niya? Yung pagiging wonderful counselor. Yung ibang preacher, pinaghihiwalayan. Pag nagpe-preach sila, pinaghihiwalay nila yung wonderful, tapos counselor. Kasi meron pa silang dinidescribe dun sa wonderful, yung sa pagiging wonderful ni Jesus. Kasi nga naman, ikaw ba halimbawa, kunwari ikaw, Althea, pag nung pinanganak ka ba, ikaw din mismo nag-decide kung siyang ka ipapanganak? Ah, ipapanganak ako sa bahay, dun sa tabi ng ano, nila Attorney Reyes. Kumbaga parang ikaw ba yung nag-decide nun? Hindi naman, di ba? Ako, hindi rin ako nag-decide na ipanganak ako sa sukat. Di ba? Na nanay at tatay ko si mama at papa. Di ba? Hindi ko kaya yon. Pero si Jesus, ang galing, wonderful siya kasi lahat na plano niya. Di ba? O, ipapanganak ako sa Bethlehem. Di ba? Tatawagin akong Nazareno. Di ba? Kaya yung mga Catholic, di ba? So, ganun. Tapos, ano, yung lahat ng mga prophecy, ifo-fulfill ko. Di ba? Na, lilitaw ako kapag, ano na, panahon ng mga, ano, Rome, di ba? Tapos dito ako mamamatay. Ang galing, di ba? Yung kumbaga, siya na yung nagplano, siya pa yung gumanap. Di ba? Ang galing. Kaya wonderful si Lord. Kaya nga, tapos natuwa nga ako kasi, ano,
si Jesus nga daw yung greatest person in history. Kasi ano, yung kahit mga kilalang tao, inano nila, nirank kasi nila. E di nirank nila si Muhammad, pang 9 lang ata si Muhammad. Tapos si Justin Bieber, pang 9,800 plus something yung rank niya. Tapos ang number one na pinakakilala talaga sa mundo, walang iba kundi si Jesus. Top one siya. Amen? Kasi he is the great people in history. Ay, person in history. Kasi nga naman, di ba, kumbaga parang ang isang tao kasi pwede lang siyang maging sikat o kilala sa ano lang, kunwari, 10 years lang. Di ba? Si Judy Ann nga, hindi nyo kilala, di ba? Kayong Pedro, Judy Ann Santos. Di ba? So, pwedeng kasing ganun eh. Di ba? For example, kung si Muhammad, hindi na siya kilala ng mga, kunwari, si Abraham. Di ba? Pero si Jesus, magmula kila Abraham, di ba? Magmula kila Adan nga eh. Hanggang sa atin ngayon, kilala siya. Di ba? Kaya, he is the great person in history. Ina na rin, kinumpara din si Britney Spears. Di ba? Si Britney Spears, kailan lang din nakilala. Pero, ano kunwari, sila Abraham, sila Isaac, hindi na siya kilala. Pero si Jesus, kaya nga sabi ng Bible, sabi ng, di ba, from everlasting to everlasting, you are God. Di ba? So, nakakatawa. Tapos yun nga, yung pagiging counselor niya, hindi na tayo maglalakad sa ano, dilim. Hindi na tayo malilito. Di ba? Kasi si Jesus ang ating tagapayo. Amen? Tapos wonderful counselor, ano pa? Mighty God. Diba? Nothing is impossible with the Lord kasi mighty siya. Diba? He is strong. Okay? Wala siyang hindi kayang gawin. Amen? Yan. Kaya kung mayroon man tayong mga difficult situation, kayang-kaya ni Lord yan. Sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya ni Lord yan. Diba? Sisiw lang yan. Diba? Yung problema natin sa module, naku, sisiw lang yan. Yung problema sa mga sweldo, trabaho, sisiw lang yan. Kasi mighty God si Lord. Tapos sunod naman, Everlasting Father. Ito nakaka-touch tong Everlasting Father. Kasi diba, ibig sabihin nito, may umampo na sa atin. May tatay na tayo. Diba? Ano man ang pamilyang kinalakihan mo, diba, pag ikaw ay tumanggap na kay Jesus, siya ang magiging Everlasting Father mo. Nabanggit nga yun ni Rachel nung nakaraan, na sa bahay ampunan, ang nakakalungkot na part doon, kunwari, lahat kayo, kumbaga parang ulila. Ulila ba tawag doon? Oh, yun, di ba? Tapos, nasa bahay ampunan kayo. Ang masakit pala doon, yung kunwari may pupunta na mag-partner, tapos pilian na ng ng i-adapt, ng aampunin. Kunwari, pipiliin ko si Yuan. Parang yung iba, malulungkot sila kasi, ay, ba't kaya ako hindi napili? Siguro gusto nila ng matangkad. Gusto nila ng medyo, moreno. Moreno, ah, moreno. hindi maitim, hindi black. Moreno lang. Gusto siguro nila ganun. Tsaka siguro gusto nila ng payat. Ganyan. Yan, sasabihin ni Romy. Siguro gusto nila payato. Diba? Ayaw nila sa akin. Pero diba, nakakatawa, si Lord, Everlasting Father siya. Tapos sabi ng Bible, I have chosen you. Amen? Ulitin ko, sabi ng Bible, si Lord ang pumili sa atin. I have chosen you. Amen? Diba? Sabi nga ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Akala nyo, pinili nyo ako. Hindi, pinili ko kayo. Amen? Kaya magalak ka kasi pinili ka ng Diyos. Ang amazing, no? Halimbawa, sa inyo pa lang na magkakapatid eh. Bakit kaya hindi yung ate ko ang dinala sa simbahan? Ba't ako pa? Diba? Kasi pinili ka ng Diyos. Amen? Ngayon, ikaw ang dapat na kumilos, gumawa ng paraan para sila rin ay piliin ng Diyos. Diba? Amen? Diba? Sa dinabi-dami ng tao, bakit si John Rex pa? Diba? Sa dinabi-dami ng kabataan sa Cebol, bakit pa si Aaron? Diba? Bakit si Paul pa? Sa dinabi-dami ng lahat. Diba? Kasi pinili tayo ng Diyos. Amen? And do you believe na pinili ka ni Lord? And sabi mo sa katabi mo, huwag kang malungkot, pinili ka ni Lord. Diba? Hindi ka man niya pinili, pero pinili ka ng Diyos. Diba? Amen? Tapos last na lang, yung Prince of Peace. Yeah, diba? Si Lord, Prince of Peace siya. Yan, kagaya rin ako ni John Paul na, kasi ang ang kinalakihan namin, hindi naman agad village eh. Diba? Sa sa mga lugar natin, kahit dito sa Muntinlupa, magulo talaga. Diba? May mga bangayan, meron talagang mga nagsasapukan, diba? Ang hirap. Lalong-lalo na nga nung dati po, nung New Year, hirap kami dumaan ni Ate Mer, magmula NHA hanggang bayan eh.
Kasi yung mga nag-aanohan, yung motor, di ba yung nag-iingat? Tapos mag-meet sila ng another motor. Tapos gagal. Tapos sabi niya, tapos meron pang mga naka-brick, di ba? Naka-underwear lang. Tapos si Ate Mer nun, nung nag-motor, sabi ko, huwag ka tumingin. Parang ganun. Kasi ganun nga kagulo ang mundo. Pero kapag may Jesus ka, di ba? Ano mang gulo ng mundo, payapa ka pa rin. Kasi meron kang Prince of Peace. Amen? Di ba? Ano lang, medyo nahabag lang at din talaga nga kami dun sa Cebu. Sabi nga ni Ate Mer nung nakaraan, ba't hindi ko to alam? Eh di sana nag-intercede palalo ako. Kasi nga, di ba, ang nangyari, super typhoon talaga. Tapos nung nag-browse nga siya ng mga pictures, yung dating napakaganda ng resort, ano na ngayon? Parang puno na ng putik. Tapos as in, sirang-sira talaga. Tapos meron ngang mga nagbablog dun sa Cebu na grabe daw talaga yung ginawa nung bagyo na yon sa kanila. Diba? So, kumbaga parang, pero tayo nga, sigpapasalamat tayo kay Lord kasi meron tayong Prince of Peace na kapag nag-pray ka, diba, halimbawa pag may nabalitaan mo nga na, ayan, may bagyo, pwede kang manalangin sa kanya, tapos siya yung magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Diba? Ilang beses na rin natin yan na natunghayan o na-witness. Na nung may binalitang bagyo, luhod agad tayo. Lord, ikaw po yung magpapayapa sa amin. O dumaan man siya, pero ikaw, sa loob-loob mo, peaceful ka. Diba? Amen? Diba? Kasi minsan nga, diba, talagang minsan ang Christmas ng mga tao hindi pare-parehas eh. Iba-iba, meron pa nga chaotic eh. Lalong-lalo na nung unang Christmas, naalala niyo yon, chaotic din yung Christmas noon. Kaya sabi nga ni Bishop Paul, hindi daw talaga totoo yung silent night eh. Kasi bakit? Habang ano nangyayari yung pagkapanganak kay Jesus, mga ilang ano lang yon araw, di ba, nag-utos na si Herod na pumatay kayo ng mga 2 years old na bata. Paano? Pababa. Di ba? So, silent night ba yon? Holy night ba yon? Hindi. Kasi marami ang mga nawalan ng anak dahil doon. Diba? Pero praise God, kasi nga, at in the midst of this, di ba, pinanganak si Jesus. Natuwa lang din ako dun sa ano, tapos natuwa nga lang din ako dun sa sinabi ni John Paul na alam nyo ba, nung una talagang binigay si Jesus, nung siya ay pinanganak, ang unang-una talaga na natuwa, bukod sa Gentiles, yung mga hayop. Bakit? Kasi hindi na sila iaalay. Meh, hindi na tayo iaalay. Meh, ganun ang mga tupa, mga kambing. Diba? Ganun din ang mga krrrr, 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 mga kalapate. Diba? Ganun ba yung kalapate? Diba? So, yun. Kaya nagpapasalamat tayo kay Lord. Kung ang hayop ay nagpapasalamat, diba? Ikaw ba nagpapasalamat ka?